abiso sa mga motoristang dumaraan sa Cavitex, siguraduhin ang magtabi ng dagdag na budget para sa inyong toll. Dahil simula sa susunod na linggo, magtataas na ang singil sa toll fee ng naturang expressway. Ang sentro na balita mula kay Karen Villanda, live. Ajinik, tama ka dyan, no? Magsimula sa Lunes ay magtataas na ang isinisingil na to sa mga motorista na nagdadaan dito sa Cavitex. Nasa 2 piso hanggang 9 na piso ang itataas sa toll na mga Class 1 vehicle. Simula sa August 21, araw ng Lunes, itataas na sa 35 pesos ang dating 33 pesos para sa Class 1 vehicle na magdadaan sa Cavitex mula Seaside hanggang Zapote. At kung aabot ng Kawit, tataas rin sa 73 pesos ang dating 64 pesos na ibinabayad na toll mula Zapote hanggang Kawit, Cavite. Para naman sa Class 2 vehicle, aabot sa 146 pesos ang toll mula sa dating 129 pesos lamang at 219 pesos naman ang bayad sa Class 3 vehicle na mas mataas kumpara sa dati na 194 pesos lamang. Kaya naman ang ilang motorista, aminadong domino ang magiging epekto sa kanila ng taas singil sa toll na sinabayan pa ng taas presyo sa gasolina. Siyempre, tataas din po yung panila namin, tataas din yung presyo namin, ma'am. Siyempre, yung babawihin po namin, siyempre, tulad ngayon, yung gas, napakalaki na muna ng gas ngayon. Para tataas pa yung toll, mas lalong lalaki po ang expenses namin. Magtataas din po kami. Paliwanag naman ng Toll Regulatory Board, 2017 pa nang hilingin na pamuraan ng expressway ang dagdag singil sa toll at ngayon lamang ito naaprobahan. Naghain ang petisyon ng Cavitex Infrastructure Corporation at joint partner nito na Philippine Reclamation Authority noong 2017 alinsunod sa Toll Operation Agreement na maaari sila magtaas ang toll kada 3 taon. Hindi naman po namin inaasahan at inaakalang magsasabay yan sapagkat ang independent naman po ang desisyon ng ating tanggapan ng aming pamunuan tungkol sa kung kailan pwedeng ipatupad ang anumang toll fee adjustment sa anumang expressways natin. Kung minsan nagkakataon na nakikita may mga ganyang mga pangyayari, medyo ginagawan ng konsiderasyon din yun. Subalit, karaniwan po, gaya naman po ng oil price hike, hindi naman po natin masasabi at ma-forecast kung kailan mangyayari mga yan. Kaya hindi naman po sinadyaya. Good news naman sa mga public utility vehicle dahil bubuhayin ng Cavitex ang kanilang Abante program kung saan exempted pa sila sa taas singil sa toll sa loob ng 3 buwan. At least for a period of 3 months, hindi po sila maapektuhan ng increase sapagkat sila po'y bibigyan ng rebate sa kanilang paglalakbay dyan at they will continue to be paying the old fees po. Angelique, ito nga Abante Card Program, malaking tulong ito doon sa mga public utility vehicle, no? Dahil itong Cavitex, easy access ito doon sa PITX. Marami yung mga nagdadaan dito ng mga bus. Gaya na lamang nang na-interview natin kanina, sa parte nga niya, medyo disappointed siya na nasabayan pa nga ng pagtataas ng toll, yung taas ng diesel. Pero ayun nga, dahil maibabawas yung toll na ito doon sa porsyentuhan niyang sahod. Pero dahil nga doon sa Abante Card program ng Cavitex ay 3 buwan sila na ma-exempt o maipagpapaliban muna yung pagtataas ng toll para sa kanilang public utility vehicle. Angelique. Okay, maraming salamat, Karen Villanda.